Okay. Wala na. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Wala sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayang sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos, sa mga tiwalit at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan, ang mali laging nilalabanan, ang tama isinaglalaban. Narito na si Kat Julian Suarez sa kanyang programa, Batikos Bullpen de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, okay. Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Webes, Truth and Knowledge at si Kajek Ortiz at Gulpe de Gulat, ang inlingkod, Kadyo na Suarez. Kajek, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Ano? At andito na naman tayo sa isang oras sa pagtatalakay. Alam niyo, Kadyo, yung naramdaman mo na yan sa tuhod mo. Oh, yan ay tuhod hita din. Nararamdaman ng karamihan ng senior citizen. At ay, sakit naman yun. Hindi ka, ika nga, sa salitang hindi ka nag-iisa. Natandaan mo yung sinasabi doon sa panahon ni Ninoy Aquino, hindi ka nag-iisa. Marami kang kasama. Ito pinakamahirap na kasama. At right peace. That's part of growing old, no? Hindi natin hindi natin matakasan yung katotohanan na pag tumanda ka at lahat ng tao ay tumatanda. Oh, yung nakikinig sa amin yan, ng mga akala niyo bata pa kayo ay hindi niyo maranasan yung naranasan ni Kadyon. Mararanasan niyo yan. Knock on wood. Ay, Kajik, ako kayo magano'n, akala niyo kayo'y makakalibre. Oo, ako'y tumatakbo pa, naglalakad ako sa umaga. Ha? May walking ako, may running ako ngayon. Iengkang-engkang ako eh. Yan. Ako nga, nung panahon, nagbabasketball ako, ha? Nagbabike. Kung ano-ano sports activities. Nang na-aksidente ako, nagkaroon ako ng torn ligament. Tatlong taon na. Torn ligament, ano magagawa mo? Titingin-tingin ka na lang doon sa mga nagga-jogging. Ika-ika ka na lang dahil yung tuhod mo ay hindi na gumagana ng maayos. Hindi tuhod yung masakit sa akin, yung likod ng tuhod. Yung likod ng tuhod. Parang masakit. Oh, yun ang masakit, yung bitid. Yung likod. Yan. Papunta rin sa may alaklakan. Ako ka, ganun ako. Din eh. Ang torn ligament, yung likod ng tuhod mo. Oo, yun ang masakit. Di ba may libid tayo? Ang nainis lang ako, pag tumayo ako, para bang inuunat yung likod. Binabatak. Parang hinaatak siya. Binabatak, yun. Oo, masakit. Pero kasama na rin yan sa arthritis kasi ganun, doon naman papunta yun eh. Ang arthritis, ano? Kasama yan. Kaya sabi ko nga, kung mayroon kang naramdaman na ganun, ang isang kaya mo gawin para lang maibsan yung discomfort. Sakit. Yung sakit, ano? Mag-hot compress ka at lagyan mo ng diclofenac. Yan, nabibili yan. Generic naman yan eh. Ano, inahalo sa tubig o pinapahid siya? Ano yan? Gel. Gel lang yan. Ah, gel. Okay. Gel, So, yan ay bumili ka ng diclofenac. At pag nawala na, mga siguro 5 araw mo gamitin. Pag nawala na yung masyadong sakit, ay huwag ka na gumamit. Oo. Hindi mo inumin yan. Gel lang yan. Ilalagay mo lang. Ipapahid mo lang doon sa lugar na masakit. Mm-hmm. Eh, ibigin mo yan.
ng diclofenac kasi yung mga doktor sa arthritis. Doon ang Lucita. Ilan ba hindi nakilala Lucita? Hindi na. Over the counter yan, nabibili mo sa Mercury yan. Kaya lang sa atin, kung gusto mo i-avail yung senior citizen discount, hinihigan ka ng resita. Oo, hindi ka resita. Pero kung wala ka resita, makakabili ka rin naman yan. Medyo mahal lang. Medyo mahal lang ng kaunti dahil wala kang discount. Pero kung pupunta ka naman sa doktor, magparesita ka, magkano naman bayad mo sa doktor? Ganun din. Ganun din. Mas mahal pa. Ang mahal ng doktor ngayon, hindi biro ang magpapunta ka sa doktor, no? Limandaan, pinakamabang consultation. Okay, sige, Kajek. Ganyan, itong nagdaan na linggo, kung ikaw ay mahilig sa entertainment, ako'y natatawa sa mga nangyayari dito sa bansa natin, sa mga politiko natin. At nandung mga sinasabi nyo na maghihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Aba, nasisiraan na ata ng bait itong mga nagpo-propose niyan. Kasi alam mo, hindi madali gawin yan. Hindi madali gawin yan. Mabuti kung katulad tayo sa Europa, nakatulad ng nangyayari dyan sa Czechoslovakia o sa Yugoslavia. Nung araw, mga hiwalay naman ng mga bansa yan na nagkaroon lang ng unity katulad ng Czech Republic at saka yung Slovakia, no? Ginawa sila na iisa dahil may mga pangyayari dyan sa politika, mga hari na ginawa na iisang bansa yung Czech Republic na yan ngayon at saka Slovakia, kaya tinawag na Czechoslovakia. Czechoslovakia. Yung Yugoslavia naman, ginawa naman yan ng panahon ni Boris Tito na parang komunista din na pinagsama yung mga ethnic groups katulad ng Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, yung mga Montenegro, sinama uli. Ginawa na isang bansa na Yugoslavia. Nang namatay yung Broz Tito, nawala yung Union of Soviet Socialist Republic, yung mga komunista nawala, naghiwa-hiwalay. No? May dahilan, kasi mayroong mga ethnic groups dyan, na katulad ng Serbs at saka Slavs, na magkaiba lahi. Okay. So, naghiwalay sila. Ngayon, kung dito sa atin mo i-implement o i-sabi natin yung ating kalagayan, wala namang ethnic group na sabihin mo na iba yung mga taga-Mindanao, isa taga-Luzon at taga-Visayas. Kasi ang original na mga nasa Mindanao, itong may mga relihiyon na Muslim, yung okay. Islam. Okay? Uh-huh. Pagkatapos, ang talagang original dyan, yung mga katutubo, yung tinatawag na mga manubo, yung mga kung ano-ano na mga naandyan talaga, mga Indanawans na yan, yung mga katutubo dyan, ano, o yung mga Yakan, at iba pa. No? Ngayon, karamihan ng tao na malaking bahagi ng population ng Mindanao nanggaling sa Luzon, nanggaling sa Visayas. O paano mo mahihiwala yan na sabihin mo? Kasi naghihiwalay lang naman pag pinaghati na iba ang lahi. Katulad ang sinasabi ko kanina, Serbs, Serbians, Slavs. Magkaiba sila ng lahi. Lahi, okay. Magkaiba. Pati kasi sa salita nila, magkaiba sila. Kaya pwedeng hiwalay. Pwedeng hiwalay. Katulad ng nangyayari sa inyo sa United Kingdom. Yung United Kingdom of Great Britain, yun ang original na pangalan yan, yun ang official name. Apat na region ang andyan na bansa. Scotland, Northern Ireland, Wales, at saka England. Yung nung nakaraang mga 5 years ago, nagkaroon
ng referendum dyan sa Scotland na gusto nila humiwalay sa United Kingdom. Mm. Nagkaroon ng referendum, talo yung gusto maghiwalay. Okay? Oo. Okay. So hindi natuloy yun. Mm. Pero may dahilan kasi ang Scotland at saka England, dati naman talagang magkahiwalayan. Hindi yan hindi magkasama. Oo. Kasi may Kingdom of Scotland, mayroong Kingdom of England. Oh, may Kingdom of Wales. Ang Northern Ireland naman, kinuha lang, inagaw lang yan ng mga English sa Ireland. Mm-hmm. So, paano mong maisasama yan? Talagang meron silang dahilan na gusto na maghiwalay dahil before ng United Kingdom, meron talagang Kingdom of Scotland. Magkakaiba sila ng ano, kaharian. Magkahiwalay ang salita ng mga Scots kaysa sa English. Merong Scottish language mismo. Mm. Oh. Ang Wales, meron din sila salita, yung Welsh. Mm. Oh. Ang capital ng Scotland, Edinburgh. Oh. So, yun ang magkahiwalay na pwede sila maghiwalay talaga dahil una-una, ang originally, hindi naman sila magkasama. Magkasama. Eh, kung yung sa atin. Ang Mindanao na yan, magkasama. O kaya nga, Luzon, Visayas, Mindanao eh. So, ako parin yun, kung sino man nagsasuggest dyan, nakatulad pa si Ruben Canoy nung araw, si Nini Pimentel, hindi na bago yung sinasabi ni dating Pangulo Duterte. Nung araw pa, meron na mga nagsasabi niyan na maghihiwalay ang Mindanao. Ngayon, sinubukan yan. Eh, di ba? Itinatag yung bangsa... Bangsa Moro. Moro o Bangsa Autonomous Region o Muslim din Mindanao. Barm. Oh. Okay? Nagbutuan, nagkaroon ng referendum. Ilang probinsya lang ang sumama. Bumoto. Lanao yata at Mindanao, yun ang sumama. Eh, yung iba hindi naman sumama. Yung Cotabato hindi naman sumama. Yung ang Sulu lang, Sulu, yun yata ang kasama, Basilan. Pero yung mga katulad ng Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte. Hindi naman sumama. Yung mga Cotabato, North Cotabato, South Cotabato, Davao, hindi naman sumama. Dadaan ang plebisito, dadaan ang referendum. Dadaan ang mangyayari niyan, magre-referendum ka. Dadaan ang plebisito, dadaan ang referendum. Anong mangyayari? Yun kaya ang mga taga-Mindanao na yan, sasabihin na gusto na kami na kami hiwalay. Malabo yan, mangyayari. Kasi katulad sa mga marami dito sa Luzon na may mga kamag-anak din sa Mindanao. Anong gagawin ngayon? Kailan pag bumunta tayo mga Mindanao, may visa. Kukuha ng visa. Kalukuhan yan. Nabanggit mo nga yan. Dahil sinasabi ni Bato Villarosa, ni Senator Bato Villarosa, kontra rin siya. Kasi paano nga naman kung siya nasa Bisaya, tapos pupunta siya ng Mindanao, pupunta siya ng Luzon, kukuha pa siya ng passport. Eh, problema, ito may naisip pa. Kukuha pa, magdadala ka passport. Paano kung itong Luzon tsaka yung Bisayas, kasama siya sa ICC, hindi siya makakapasok. Dahil nasa Mindanao siya. Ay, yun na nga. Katulad nga yan, no? Itong Taiwan. Itong Taiwan. Di ba, parte siya ng China talaga, probinsya ng China. Okay. Hindi ka nagnanais ang Taiwan na sabihin mo na talagang gusto ng mga tao doon na humiwalay sa China. Kasi hanggang ngayon ang Taiwan, sinasabi nila na sila ang dapat nagugobyerno sa China, yung Kuomintang Party. At hindi naman sila naghiwalay. Kasi alam nila na ang history na ang Taiwan is part of China. Hindi sila pwedeng maghiwalay kasi... Maghiwalay. May claim din sila sa China mainland. Mawawala yung claim nila. At saka isa pa, napakalaki ng negosyo na nakukuha ng Taiwan sa China. Mm-hmm. 40% ng negosyo nila nasa China.
Iyon ba sa atin, katulad yan, maraming mga migrants na galing sa Luzon na nagpunta ng noong 1950s, lumipat sila sa Mindanao. Meron silang mga pinanggalingan na dito na yung si kapatid niya andun sa Mindanao, sila dito sa Ilocos. Pwede ba yan? Eh, isang bansa tayo eh. Kaya yung parang pinapanood ko nung nakarang linggo, parang sarsuela, natatawa ka lang sa mga pangyayari. Hindi nga eh. Parang comedy nga, tama yung sinasabi mo eh. Pero may tanong ako, Patrick. Ano yung naisip naman itong si dating Pangulong Duterte na gusto niyang ihiwala yung Mindanao? Ano pumasok sa kukote niya? Alam mo, ganito yan eh. Hmm. Ako, basa ko kay Pangulong Duterte, itong taong ito, mabiro. At yung bang ano siya, yung tinitingnan niya yung reaction. A joke lang si yan, Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, abogado yan. Fiscal. Alam niya ang batas. Alam niya ang pasikot-sikot ng sinasabi ng mga katulad ng mga batas tungkol dyan, ano. Alam niya yan. Kaya pag lumabas yan, tinitingnan niya yung reaksyon ng mga tao. Tinitingnan niya yung reaksyon ng kanyang mga kalaban. Eh, nagre-react naman yung mga kalaban. Mabibis naman ang reaksyon. Kaya siya, palihim, tumatawa. Parang naugoy ko kayo. Parang ganun. Yan. Ang alam niya na ang sinasabi niya ay hindi matutupad. Malabong mangyari. Pero kinakagat, no? Kaya nga, kinakagat ng mga kalaban. Nagre-react. Ang daming reaksyon. Nakita mo yung mga reaksyon pag in-interview si ganito. Kontra. Alam naman niya ni Duterte na hindi mangyayari yun eh. Eh, katulad nga nung lumabas na balita na ni Harry Roque. Natatawa ako kay Atty. Roque. Napakatalino ng taong yan, ano? Sabihin niya na hindi siya makakatulog kasi arrestuhin daw si Duterte, si Pangulong Duterte. Malabong mangyari yun. Kung talaga matinong kaisipan, paano mangyayari yun? Yun bang warrant of arrest ng ICC, enforceable sa Pilipinas? Hindi ah. Yung warrant of arrest magaling sa United States of America, pwede i-enforce sa Pilipinas. Kailangan magagaling sa Pilipinas ang warrant of arrest. Tama yun. Kailangan magagaling sa korte ng Pilipinas ang warrant of arrest. May order, no? Dahil naging abogado estate, hindi naging ano na rin to si... Baka nag-joke din itong si Roque. Alam mo, lumalabas na para kang abogadong bubo. Abogado, tawag. Na paniwalaan mo yung sinasabi. Sinabi daw sa kanya ni Pangulong Duterte na nararamdaman ko na malapit na akong aresto. Yung word itself ka dun, na nararamdaman ko. Nararamdaman. Hindi faction. Nararamdaman ko. Ang paniwala ko. Paniwala mo 'yon, pero titingnan natin sa aspeto katotohanan. Bago ka maaresto, may warrant of arrest. Proseso na gagaling sa korte ng Pilipinas. Mayroon ba nakasampang kaso laban sa kanya? Kung wala, ano pinangangambahan niya? Ano ang sinasabi nito ni Roque na hindi siya makatulog? Pulos drama. Ano pa ba tingin mo doon? Para scripted na nangyayari, no? Para mga scripts nila yun, para pag-usapan. Para hindi mawala sa kaisipan ng taong bayan, yung kwento. Sabi mo nga, kwento na walang kwenta. Puro kwento, walang kwenta. Kwento lang yun, eh. Alam naman natin, kahit na hindi tayo abogado, maa-aresto ka lang kung may warrant of arrest. Tama yan. Maa-aresto ka lang kung nahuli ka sa akto na gumagawa ng krimen.
yun, pwede ka arestuhin, no, habang gumagawa ka ng krimen. Krimen. Oh. Sa akin, kung magpa-participate ng ano, ang Pilipinas. Flagrant delicto. Malabo mangyari na maaresto si Duterte ng ICC. Yan ay, kung sa kanta ni Ninoy Aquino dati, Impossible Dream. Impossible Dream. Yung nangangarap na maaresto si Duterte, basta-basta at madala sa Hague, na katulad ng paniwala nung bubude na si Trillanes, nako anong pinagsasabi, eh wala, si Raulo lang yung naniwala dyan. At yung nagpapakalat ng impormasyon na ganyan, si Raulo din, kasi alam naman nila na hindi mangyari yung malamang mangyari. Parang ano yun, takutan eh, politikahan eh. Yan, ito lang ang basa ko. Parang politikahan, panluruan. Eh, alam mo, nang sinabi ni Duterte kay Roque, ako yung nangangamba na baka arestuhin ako, paniwala ko, arestuhin ako. Siguro sa loob-loob ni Duterte, tumatawa eh. Itong unggoy na to, maniwala sa akin to. Eh, sinabi naman sa media. Mag-iingay. Hindi, sa akin si Duterte. Hindi daw siya nakakatulog. Eh, tayo hindi nga abogado, pero naiintindihan natin. Matalino ka. Pare, scripted yun. Matalino ka abogado eh. Maniniwala ka doon sa sinasabi ng isang abogado din na alam din naman ka kung anong fiscal pa. Mabuti kung abogadong pulpul yung si Duterte na yan naging fiscal. Tapos papakalat mo na nangangamba si Pangulo Duterte na siya ay arestuhin. Ay, nako, baloni. Malaking BS yun. Yung ganyan na kwento. Pero tayo, wait, hindi silang sa nangyayari. No? Pero sa akin, basa ko, politikahan. Bakbaka ng ano eh. Politika eh. Ito pare ah. Kung magkatotoo man. Ako ah. I don't care. Arestuhin. Tama yun. Ano makawala sa atin? Hindi mo tayo si Duterte. Mag-litis kayo. Kung malitis yun na matunayan yun na si Duterte ay may ginawang genocide. Sige. Iisa pa lang naman yung nilitis nila ng genocide sa Milosevic, si Slobodan Milosevic ng Serbia dati noong 1996. Kaya lang si Milosevic namatay sa kulungan doon sa Hague. Genocide ang kinaso nila doon. Pero iba naman ang kaso noon, dalgira yon, talagang may ebidensya na may mga ethnic groups ng boss niya na pinapatay si Slobodan Milosevic. Eh ito namang kaso ni Duterte, itokhang ito eh. Extrajudicial killing, wala naman siyang inutos na barilin mo si ganito o patayin mo yung ganon. Kasi yung operation naman ng mga pulis diyan kasama sa kanilang operation. Hindi, may order siya, no? Maputol kita ka, Jeff, ha? Lagi sinasabi ni Duterte, sige, gawin nyo, nakasama pare, niyo ako. Mayroong warrants. Ibig sabihin, lumabas. Yung mga pulis, lumabas sila, may dala silang warrant. Yun ang kaibahan, kasi legal, nagagaling ang warrant sa korte. Si ganito, puntahan nyo, search warrant. Lumaban, patay. May warrant. Parang hindi naman para sa atin hindi naman masusunod yung unlawful na direksyon ng isang nakakataas na opisyal, pwedeng hindi sundin ng law enforcer. Kahit pa ba may utos niya na isyot po kayo yan. Unlawful yan. Ibig sabihin unlawful. Pero yun ang mga pulis, ang depensa niyan, eh lumaban eh. Lumaban? Eh patulang yan ngayon sa korte. Na lumaban siya. Kung ikaw nag-ako. Ikaw nag-ako sa doon sa pulis, o kay Duterte, patunayan mo ngayon na si Duterte nag-utos na patayin yung individual na yan.
Nako, masalibuot yan, pare. Masalibuot. Mm. Kahit na hindi ka abogado, pag yan ay tinignan mo, mahihilo ka. Kung paano eh, pero, nila makasuhan si Duterte. Ano masasabi mo doon? Nag-testify kasi ko siya. Kasi mo na sa pulis eh. Oo. Yung pumatay hindi doon sa extrajudicial killing niya na sinasabi na lumaban, patunayan mo na na talagang murder yung ginawa. Pagkatapos sa kamungin hahabulin si Pangulo Duterte dahil testimony ngayon yung pulis na gumawa ano na, oh, inutusan ako ni Duterte. Baka 50 years lang hindi ba tatapos yung kaso din. Oo. Pero ano masasabi mo? Hindi, Kajet, ano yung masasabi mo yung nag-testify to si ano? Las Cañas. Mismo doon sa ICC. Pare. Hearsay yun. Oo. Uh-huh. Sinabi niya. Sinabi sa akin. Uh-huh. Oh, siya. Ang ano. Mastermind. Hearsay yun. Kasi pare, kailangan aside from the testimony, mayroong ebidensya. Hmm. Kasi ang batas natin, hindi, ang batas natin, tinitiyak na ang isang akusado ay walang injustice na mangyari. Mm-hmm. Kailangan beyond reasonable doubt ang paghatol. Mm-hmm. Ano ang judge? Ano saan siya kumukuha ng beyond reasonable doubt? Sa ebidensya na pinipresenta ng prosecution. Ngayon, pag sinabi lang ni Las Cañas, sinabi sa akin, ma, hearsay yun. Paano mo sinabi sa akin? Madaling mag-akusa eh. Mm. Oh. Kahit ikaw, sasabihin sa'yo, kunwari, wala kang record, wala kang ano, sinabi sa'yo. Mm. Sinabi niya sa akin eh. Uba, it's your word against his word. At yan ay kailangan ang akusado may karapatan na magkaroon ng cross-examination dun sa witness. Lalabas lahat dun kung nagsasabi na totoo o hindi yung nagsasalita. Kasi ang kailangan talaga ng husgado yung ebidensya beyond reasonable doubt. Pero tinanggap, di ba? Hindi ba? Kasi sabi lang yun eh. Sinabi. Pero yung kaso dapat, ako'y witness. Nakita ko na si Duterte, binaril niya. Yung witness yun. E kaso siya hitman eh. Ito ang Las Cañas eh. Simbolo ni kaya na. Mabigat yan. Ikaw hitman. Nasabihin mo ngayon, inutusan ako. Okay. Anong ebidensya mo? Anong circumstantial evidence mo na inutusan ka? Sasabihin naman ni Tortito, utusin ko. Oh. Kasi madali mag-akusa pare. Pero pagdating sa husgado, ibang, alam mo, sa media, sa atin, madali yung akusasyon. Yung sa atin, naniwala ka talaga tayo kaagad ng, oy, guilty yan. Pero sa husgado, iba eh. Pagdating sa husgado, yung akala natin patunayan mo na guilty ang isang tao, pero kailangan patunayan sa husgado na yan ay talaga guilty. Oh, maraming ganyan ah, na sa media lumalabas na, uy, si ganito ganun, guilty yan, pero nagugulat tayo na bigla na lang bumabaliktad yung na-acquit yung husgado. Oh, maraming ganyan ah. Oh. Ang paniwala natin na talagang oh, pero nagugulat ka, nakalaya na yung ako. Eh bakit? Bakit nakalaya? Dahil napatunayan sa korte na siya ay inosente. Oh. Bagay, hindi ang paniwala natin na siya talaga gumawa ng isang krimen. Pero dahil kulang ang ebidensya, nakakalaya yung tao. Okay, hindi ka takataka eh. Marami tayong naging hearing sa Senado. Di ba? Yung whistleblower ang kulong eh. Yung mga testigo ko, makukulong. Kita mo, ito na lang, huwag na tayo lumayo. Oh. Pare, yung kaso na lang na dilima,
O ano nangyari dyan sa kukulang? Marami ko kayo dinima, si ganito, ganito, maganito. Ano nangyari ngayon? O di, nakalayo ang dilima, na-dismiss ng dalawang kaso, isa na lang ang iniintay. O, lumalabas na si dilima ay inusinte. Sa mga pagdinig, ano? Ganyan ang nangyari, nakatulad yan. Sa tingin natin, sinabi ni Las Cañas, di ba? Ang nag-ano kay dilima, yung mga witness, yung mga ganon pa. Dilima, ganito, inutusan kami, ganon-ganon. Lumalabas na yun? Na-inusinte si dilima. Ganon din yan kay Las Cañas, na unless na mapatunayan niya na may katibayan siya na siya ay inutusan na hitman at mayroong mag-corroborate na yung pagsasabi, oo, inutusan yan, siya talaga ang hitman. Kung dyan mo makukonvict yung Duterte, pero ang una muna dyan, pare, magsampa sila ng kaso. Dahil iba yung usapan sa radyo o sa media kaysa sa yung tunay na nagsampa sila. Hindi ba mayroong kaso na isinampa sa International Criminal Court? Kaya nga, wala naman jurisdiction sa atin ng ICC. Hindi na tayo member ng International Criminal Court. Teka muna, hindi ba nang bumitaw si Duterte dyan sa, ano, nung nasasangkot na siya? Yung ibig sabihin, yung crimen na ginawa, nung kasi tayo, ano, wala ang investigasyon dapat, ginawa dapat ang investigasyon noong panahon na member pa tayo. Ginawa nila ang investigasyon, hindi na tayo member eh. Allegation yun. Ang criminal law pare, hindi naman ako umbugado. Ang unang hakbang sa pagsampa ng kaso, ang everything prosecutor. Di ba? Pagka sinampahan ka ng kaso, tatawagan ka, isasampina ka ng piskal. Pupunta ka sa piskal's office, hihingan ka ng apidabit. Ito mga akusasyon na ito, totoo. O anong kontrapinabit mo dyan? Doon pa lang, may mga kaso na dinidismiss ng prosecutor dahil wala siyang probable cause. So ang ICC nag-iimbestiga pa lang. O katulad ng sinasabi na nagpunta dito yung investigador, nag-iimbestiga pa lang siya. So wala pang kaso. Pero sinasabi, tapos na raw ang investigasyon. Ang investigasyon, pare. Tapos na. Pero kailangan pa mag-evaluate sila. Kailangan pa gumawa sila ng report. Hiningan ba nila si Duterte ng panig niya, si Dabato de la Rosa? Kasi ang pag-iimbestiga, hindi lang isa iniimbestigan mo. Kailangan kunan mo rin ang pahayag o affidavit yung inaakusahan. Hindi, ganoon ang batas eh. Pwede ba naman na kung ikaw nireklamo ka kunwari sa barangay, papatawag ka ng barangay, mag-uusap kayo doon. Papakinggan ngayon sa barangay, sa lupon, ang panig mo. Hindi naman pwedeng ang nag-akusa lang sa iyo ang papakinggan. Ganyan ang batas sa atin. Ganon din man sa prosecutor, may nag-akusa sa'yo. Kunwari, nag-akusa sa'yo na kung ano man. Kailangan tawagan ka ng prosecutor. Nakatipesa kami. Ano bang masasabi mo? Inaakusahan ka sa ganito. O affidavit, anong kwan. Tapos doon pa lang, abogado naman yung prosecutor, alam niya kung nagsasabi na totoo o hindi ang nag-akusa. O ikaw kung nagsasabi ka ng totoo, hindi. Pero kung ganyan ang statement na sinasabi mo, bakit natatakot sila? Drama. Drama. Sabi ko nga sa iyo, parang entertainment eh. That's entertainment eh. Drama.
Tapos yung pagbitaw na sinasabi ng drama sa taong bayan, sa mga supporters. Yung nga lang, parang nagpapapasya, no? Nagpapaawa, no? Oh, yeah. Oh, yun sa ano pananaw ka? Natin. Pero yung mga pangyayari, kasi mahirap, ito, conclusion lang yung binibigay natin. Hindi naman tayo pwedeng magbigay na kasi. Ako, ito, opinion lang sa atin, ano? Pananaw natin, perspective. Kasi, kaya ko sinasabi kanina, iniisa-isa ko, yung procedure sa batas. Prosecution, mag-imbestiga. May nag-akusa, hihingin ang panig ng akusado. Yun ang kumadalas eh. Yun ang fair, yun ang demokrasi. Oh. Paano kung naabusa? Basta-basta ka na lang na kakasuhan sa korte nang hindi tinatanong ang panig mo. Oh. Paano kung naabuso yung batas? Kaya nga umakyat sa International Criminal Court eh. Walang takbuhan yung tao eh. Ang batas na sa ICC, ganito yan. Complementary. Ang ibig sabihin, kung hindi ang isang bansa, kung hindi nagpa-function o gumagana ang kanilang mga korte, pwede ka mag-file ng kaso sa ICC. Pwede pumasok ang ICC. Pero kung ang korte sa bansa na yan ay gumagana, functional, kung matanggap ng mga kaso tungkol sa judicial, extrajudicial killing at marami ng kaso na nakasampa, actually may mga na-convict na ng mga polis, ibig sabihin na walang dahilan na ang ICC papasok dito sa atin. Second, hindi na tayo member ng ICC. Di ba gumagana naman ang korte natin? May paglilitis ang gagawa sa ICC. Mayroong korte. Support natin gumagana. Makialam sa hostisya dito sa atin ngayon. Politika lahat yan ka doon. Kasi si Duterte kalaban nila. Nagpunta dito nung isang araw si Irene Khan. Yung tinatawag nila United Nations Rapportua. Kung sa atin pa, kung tayo magsalita, rapporteur. Ano sinabi ka agad? Buwagin ninyo ang Anti-Terrorism Council Pilipinas. Buwagin yung NTFLCAC. Bakit siya? Tinignan mo yung background nitong si Irene Khan na isang abogado, abogadang Bangladesh. Siya ay dating Secretary General ng Amnesty International. Sino nagtipinan sa Amnesty International? Si George Soros na kalaban ng mga malalaking ekonomiya na Hudyo. Ayaw nila ng mga gusto nila, nakokontrol nila ang mga gobyerno. Si Duterte hindi nila nakokontrol. Noong panahon ni Duterte, hindi nakokontrol nila George Soros. So ngayon, si Irene Khan pumunta dito. Buwagin ninyo yung Anti-Insurgency Council ninyo. Ibig sabihin, inuutusan tayo. Marunong pa sila kasi. Kaya galit na galit sila under Secretary Torres, si Secretary Galvez, si Secretary Anyo. Ba't nyo kami uutusan? Kahit na yung mga senador natin nagalit eh. Bakit sino ka na uutusan nyo kami? Kung ano namin gagawin dito sa bansa namin? Pag tinignan mo yung background, binabayaran siya ni George Soros, yung United Nations Rapportua na yan, na si Irene Khan. Anong pakialam na ibang bansa sa atin? Pagdating dito sa mga ginagawa natin sa loob ng bansa natin, nakatulad ng paglaban doon sa mga komunista, sa mga NPA na yan, nasalot sa ating bansa, na bayan natin. Anong pakialam nila sa ibang bansa sa atin? Nakikita naman natin ang epekto nitong ginagawa ng mga komunista na ito. Kasi katulad yan, palayain daw yung mga political prisoners. Walang kadyon.
pag inusisa mo yung mga political prisoners na yan, hindi dahil sa politika na nakakulong sila. Karamihan dyan, ang kanilang kaso, arson, murder. Mm-hmm. Oh, di ba? Mm-hmm. Oo. Oh. Pumasok sa political prisoner. Hindi ba murder? Oh. Karamihan dyan, extortion. Extortionist. Ito yung pinag-uusapan namin na kay Kajak. Ito yung opinion lang. Sa nangyayari, nakikita natin sa ating paligid, sa ating bansa. No? Kaya hindi namin pinangungunahan yung korte. Ito yung palitan lang ng kuro-kuro. Itong ginagawa namin ni Kajak. Pero hindi nangangulugan. May nangunguna kami doon sa usapin ng batas. Gaya nga siya sabi natin, yun ang pananaw ni Kajak, at ako may sarili rin pananaw tungkol doon sa nakikita natin sa ating bayan, ang nakikita natin, politikan. Okay, sige ka. Eh, yun ang problema sa amin. Pag dire-diretso yung pagsasalta namin, yung ubo eh. Pag adya ka na, okay. Yung, yun ang problema natin. Binabahagi natin. Hinuhugot lang natin sa logic, no? Logika. Itong sinasabi ko na United Nations report yun. Bakit hindi niya sabihin ito sa Amerika, sa US? Uh-huh. Yung ginagawang pagbubumba doon sa Syria, sa Iraq. Uh-huh. Ba't hindi niya sabihin doon sa Israel? Russia. Russia, Ukraine. Lahat kami dulo. O sa Ukraine. Ba't hindi niya sabihin doon na tigilan niyo yung pagbubumba sa mga sibilyan? Nakapoko sa atin na alam naman natin na itong mga salot na komunista na matagal nandito sa atin, wala namang ginagawa to, extortion, arson at murder ang ginagawa. Hindi naman alam ang mga kaso dito na magkakaroon tayo ng pistok tapos yung mga kalaban, pinapatay. Aambusin? Eh di ba meron nga, nagja-jogging lang yung bata na naglalaro sa football, patay. Pinatay ng mga komunista, ng mga NPA. Hindi na alam yun. Eh ba't nila sabihin sa Israel? Tigilan yung pagbubumba nyo dyan sa Gaza Strip. Dalawang pot libong mahigit na ang namamatay na tao doon at karamihan doon, kabataan. Sa Ukraine. Yung Russia, ba't yun yung sabihin ng Russia? Ba't sa Pilipinas ka nagsasalita? Eh dahil alam niya na pag sinabi niya sa Russia, baka sampalin siya ng mga Russians. O ng Ukrainians. O pag sinabi niya doon sa Israel yan, baka ilublob siya sa kopeta ng mga Israeli. O sa Amerika, pag sinabi mo yan doon sa presidente ng Amerika, o tigilan niyo yung pagbubumba niyo doon sa Syria at Iraq, baka sampalin siya ni Biden. Eh dahil nakita niya tayo maliit na bansa, kaya-kaya, kailangan piktahan natin to. Eh ba't din yan nagagawa doon sa ibang bansa? Malalakas na bansa yun. May influence. Bias 'yon. Susubukan mo sabihin mo sa Russia, tigilan ang gira, baka ibala ka sa kanyo ng Russia. Ba sasabi mo ka, Jake, dito sa, 'di ba, ito pag-usapan natin, Duterte, yung sinasabi niyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Mo rito sa bagong Pilipinas? Bongbong. Ano naman 'yan? Ano nilalaman kaya niyan? Hindi, ginagaya lang yung tatay niya. Paano ginagaya? Ano yun naman kaya yung nakikita ba na, natin? May bagong lipunan? Lipunan, Hindi, bagong Pilipinas ngayon, ginagaya yung tatay niya. Baguhin mo sa Pilipinas. Ano ba baguhin mo? Kaya nagkagulo eh, no? Ang pinakamagandang baguhin lang yan sa Pilipinas, amindahan ng ating konstitusyon. Para makapasok yung mga foreign direct investors. Hindi sila nagkakasundo eh. Magninegosyo sa Pilipinas.
Kasi, alam mo kung bakit sino tumututol? Sinado. Hmm. Takot ang Sinado na mawala sila sa picture pagka nagkaroon ng aminda ating konstitusyon at gunwari, naging nagustuhan ng taong bayan na gawing parliamentary system. Federalismo. Wala ang Sinado. Oh. O wala na yung mayayabang. O. Oh. Hindi tatakbo sila sa distrito. Ngayon, sigurati ako, talo. Hmm. Oh, kaya, tumukan na sa takbo. Eh, kung yung itinutulak yung sinasabing Chacha, pag-amienda ng batas, ba't kontra-kontra rin dito nung si, ano, si Senator Amy Marcos? Kasi simple ang dahilan. Hmm. Na kung sakaling magbago tayo ng ating sistema ng gobyerno, naging parliamentary tayo, ay di ko kapag Senado, mawawala sila. Ang Senado kasi kung yan eh, ang bawat isa dyan, mataasan ang ihi yan eh. 24 lang yan. Ang bawat isang Senado, 24 lang. Arrogante pa yung mga yan. O, akala mo, sila hiwalay na Republika ng Pilipinas. Pero ikaw, sumasang-ayong ka na... Napapanahon na kailan baguhin ang ating konstitusyon. Hmm. Amindahan. Hindi ko sinasabing baguhin in the entirety, pero amindahan yung economic provisions. Para yung mga mahikayat mo ngayon na magtayo ng kumpanya sa Pilipinas, yung malalaking kumpanya. Hindi ko sinasabi bansa, ha? Malalaking kumpanya. Hmm. Kasi yung term of limit ang pinag-aawayan dyan. Eh, kasama na yun. Hindi yung provision ng ekonomiya eh. Ika nga, pag may sakit ka, ang gamot ko minsan o madalas, mapait. Pag ano? Na kailan lulukin mo, mapait ang gamot. Di ba? Pag may sakit ka, may mga gamot na mapait. Tama yun. Pero kailangan inumin mo yung gamot para gumaling ka. Gumaling ka. Ganyan din yan sa konstitusyon. Mapait yung mayroong mga panganib na dulot na maaring magka-interest ang isang politiko na katulad ni Martin Romualdez na maging prime minister. Maaring hindi katanggap-tanggap yan sa marami okay. O ilan. Dahil hindi sila pero wala kang magagawa dahil yan ay ang gamot, ang ultimate na ating hinahangad, yung pagbabago o pag-amida sa konstitusyon natin, kung magiging prime minister man si Romualdez at siya ay mabuno sa bansa natin, yun ay maaring sa iba mapait na gamot. Pero wala tayong magagawa, pare. Kasi kahit sino dyan, ang hangad natin na magkaroon ng pag-unlad ang bansa natin. Palagay ko naman itong sila Martin Romualdez, hindi ko sa kinakampihan sila, ano? Ay ang hangad naman yan na mapabuti ang ating bansa. Okay. Wala namang palagay ko na naghahangad na mas lalo tayong mabaon. Bumangsa. Okay. O, mabaon. Oo. Pag ikaw ay true statesman, totoo kang statesman na ang interest mo ay para sa kaayos ng bansa natin, maaaring marami ang ayaw sa iyo, marami din naman may gusto. So, eh, yun ang realidad ka dun eh. That is the reality. Pero dito, may sinasabi sa People's Initiative, dapat maparte ang tao o sila-sila lang ang boboto. Parang ganun eh. Kasi isa sa mga nakasaad sa konstitusyon natin na pagbabago o aminta ng konstitusyon natin ay People's Initiative. Lahat ayaw naman nila yan. Kaya na sinado nun. Kahit constitutional convention pa ang gagawin, lahat naman yan ka dyan, tao ang magdidesisyon. Kasi dadaan yan sa plebisito. O bubutuhan yan. Kayo ba'y pumapayag sa pag-aminda ng konstitusyon? Bakit kontra? Itong provisions. Eh bakit kinukontra ng Senado ang PI? Yes or no lang. Kasi yun na nga ang interest nga nila eh. Oo. Kontra sa interest nila.
matagal na lang ang attempt na pagbabago ng konstitusyon, panahon pa ni Gloria. Ang interes ng Senado at ang interes ng mga oligarko sa atin na ayaw nila na magkaroon ng pagbabago yung economic provisions ng konstitusyon kasi gusto nila magkaroon sila ng makorner nila ang lahat ng magagandang negosyo. Yun yung motivo, no? E gano'n, maliwanag yung pare, gano'n ang interes ng kakaunti, ng iilan. Kasi pag, alam mo, tayo lang ang bansa sa ngayon na may ganyan. Pero sa palagay mo, pwede mo naman bigyan, lagyan yan ang mga chef. Sa palagay mo, uusan kung ipagpipilitan ng, ano, ng kamera. Dito gusto namin, tapos ayaw ng Senado. Uusad ba yun? Pag kaya na sinulong ng kamera ang People's Initiative, walang magagawa ang Senado kung ang taong bayan mismo ang may gusto. Kasi dadaan din naman yan sa plebisito eh. Ang mag-ultimate, kasi ang kailangan dito sa Senado, maging bukas ang kaisipan nila na ipaubaya nila ngayon sa taong bayan, ang desisyon. Taong bayan ang magde-decide ang desisyon. Hindi na sila na kung iilan, 94 sila dyan, sila lang magde-decision. Ang ikatatagumpay ng ating bansa o ikapapahamak, nakasalalay ngayon dyan sa 24 na yan. Ang maingay, ang may ayaw, yung ayaw ni Marcos eh. Alam mo, yung mga sinasabi ko, kasi galit siya kay Martin Romualdez, no? Na pinsang buo niya. Pero yun nga sinasabi ko, lahat ng bansa na naging maunlad, dumaan sa mga pagsubok na katulad niyan. Ano gusto nila? Revolusyon? Kasi ang habol dito, ang habol talaga na maging katulad tayo sa ibang bansa na bukas ang ating ekonomiya sa investments ng ibang ng mga banyaga. Katulad ng Korea, China, Japan, United States of America, Malaysia, Indonesia, Thailand, bukas sila. Bukas ang kanilang ekonomiya. Eh bakit kung nakikita ng Amerika na okay pala yung foreign direct investment, bakit bukas sila? Maraming mga kumpanya galing Germany nagsilipat sa United States of America. May nagtanong nga sa akin, Jake, bakit hindi nagpunta rito yung ibang mga kumpanya na nagsara sa Europe? Kaya ako, itingnan mo konstitusyon natin. Yun ang problema, no? Yun ang problema. Sino ang mag-invest sa Pilipinas ng sarili kong pera, invest ko, tapos 40% lang ang pag-aari ko sa kumpanya? O ano klaseng sistema? Ano sistema yan? Tapos maghahanap ako ng partner ko, kunwari. O sige, mag-negosyo ako, hanap ako ng partner. Eh wala namang kapital yung partner ko. Ako, sa akin ang technology, sa akin ang puhunan. Tapos 60% ang pag-aari niya. Ay ba? Meron ko sasabi niya, ay bakit di mo ilagay sa IPSA? Sa export processing zone. Ang Pilipinas, malaking merkado. Kung magtatayo ako ng factory dito, gusto ko rin na ang aking produkto na ibibenta ko sa Pilipinas, sa local. Eh, ang nangyayari ngayon, kung nasa EXA ako, sinasabi ko nga madalas, bisikleta lang eh. Kung sa Taiwan ako, Taiwanese company ako, nagtayo ako sa EXA ng factory. Kailangan i-export ko muna yung bisikleta sa Taiwan bago bumalik dito sa Pilipinas. Samantala kung let's say ang aking production dyan ay 20% para sa local market, di lalabas nga na mas mura yung bisikletang ibibenta ko kaysa manggagaling pa sa Taiwan. Ang nangyayari na ang Pilipino nakatanga lang eh, no, sa pag-aaway nitong dalawang legislative bodies. Kasi kailangan ipaliwanag din. Nakatulad information dapat. Ito pinapaliwanag.
ang kagandahan na magkaroon ng aninda ang ating saligang batas. Batas, oo. Oo, kasi napapanahon na ang ibang bansa open ang kanilang ikarami tapos tayo nakasara. Oo. Kaya tayo ay marami ang mga Pilipino na walang hanap buhay. So, marami ang sabihin, mga Pilipino. May katwiran dito si Robin Hood. May katwiran. Oh, I mean, gusto niya, people's initiative. Marami Pilipino underemployed. Kasi ganito lang naman ganyan eh. Pag maraming factory dito, mga kailangan sila ng maraming trabahador. Trabahador, oo. Magkakaunti ang trabahador, magtaasa na yan ang sahod. Hindi mo kailan ang minimum wage. Katulad ng nangyayari ngayon dyan sa mga tinatawag nating call center. Pero actually, hindi naman not call center yan. May mga kumpanya na ang bigay nila na sahod sa mga starting salary nila. Kung ang ating minimum wage ay 600 pesos sa ngayon, sa kanila, 1,000 na. Oh. Dahil kailangan nila ng maraming tao na trained. So ngayon, anong nangyayari? Pagka maraming factory na nagtayo sa Pilipinas, tataas ang demand, no? Magtataas ngayon ng sahod. Hindi mo kailangan ngayon ng ang minimum wage, ganito. Pero ito ka sa akin magtrabaho, bibigyan ka 1,000. Kataraw, bibigyan kita 1,500. Taas yung antas ng iyong kaalaman. Ganyan ang sistema. Pag-open ang market. Katulad sa China, nag-umpisa na sa maliit lang na sahod. Ngayon, magkano? Ang laki na ng sahod sa China. So, sino ang nakikinabang ngayon? Marami ng middle class sa China, nakakabili ng sariling bahay, nakakabili ng kotse. Napapaaral yung mga anak nila sa maayos ng mga paaralan. Sa atin, hindi, no? Kain na maayos. Sa Pilipinas, sarado ang China. Pero naisipan ngayon ng Communist Party of China na magbukas ng kanilang ekonomi. So mayroon mga restrictions, may mga negosyo na hindi pwede na malaki ang bahagi ng foreign investments. Mayroon namang negosyo na 100% pwede ang foreigner. So yan ay nagbigay na ngayon ng maraming trabaho sa mga incheck sa mga Chinese. Eh kung nagawa nila sa China yan, bakit hindi natin magawa sa Pilipinas? Yun pala, tama. Last year, nabanggit mo yung si Chinese. Kailan lang, nagkaroon tayo ng forum. Yun din sinasabi ng... Dahil magkakaroon na yun, yun ba? Chinese New Year. Ang pinitignan nila, ekonomiya. Ekonomiya. Ito na to, musbong dapat ng ekonomiya ng Maynila. Hindi lang ang Maynila, buong Pilipinas. Bukas, Chinese New Year. Chinese New Year. Kung hipatsoy. Tikoy. Kung hipatsoy. Ngayon, kaya yun ang sinasabi kahit na mga negosyanteng Amerikano, kahit na negosyanteng Europeans, yun ang sinasabi, amindahan ninyo ang economic provisions ng konstitusyon. Kahit tanungin mo yung mga chamber of commerce niya ng mga banyaga, yun ang sinasabi, para mas lalong dadami ang mag-invest sa Pilipinas at in turn, pag maraming investment, maraming trabaho. Okay, sa Pilipinas. Kajel, batiin ko muna yung nag-watch sa atin. Sige, batiin mo. Sige, pare. Okay. Si Mulawin Igil, na nanonood sa atin from Maynila. Good day to both of to both, no, sa atin. Ganun din, no? Good PM to both of you. Ayan. Si Kajel Ortiz, tapos yung lingkod from BBQTC. Ayan, no? Sana... yung itong Tiret Sobra, alam natin yung meaning ng BBQTC. Tapos yung iwan ito, Santos na nanonood sa atin. Tapos si Divine Adulto Arevalo. Tapos si Joel Manalo na nanonood sa atin. Kajik, maganda yung pinag-uusapan natin para sa ekonomiya, para sa mga nangyayari sa ito sa ating bansa. No? Sana laging mulat ang Pilipino no? Sa mga ganito mga issue. Wala na tayo for us. Anyway, magandang hapon sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig at sa mga manonood at pakikinig pa sa amin ni Kandiyonan. Good afternoon sa inyo lahat. Have a happy weekend. Kung hei, patsoy. Ayan, sana makita natin yung magandang ekonomiya. Gaya na sinasabi ni Don Bernie Ang. Yan, siyang
City admin na karana, no? Mga Chinese, eh, maganda yung kanilang mga pananaw para sa Year of the Wooden Dragon. No? Luzon, Visayas, Mindanao, at Cebu, Pampanig ng Mundo, no? Yung mga OFWs natin, dito sa Kakampi Online, binabatiin namin kay Nikajik, no? Pinasasalamatan natin si RB, tapos si Ma'am Pet Pineda Nicodemus. At siyempre, no? Eh, bago kami magpaalam ni Kajik, eh, kung hipachoy. Oh, Kajik, salamat. Abangan niyo po yung tinig at pintig ni, ni Cooper Kahulugan dito rin si Kakampi Online. Kajik, oh, mabuhay ka. Bye-bye. Mabuhay ka. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwalit at abusadong nanunungkulang sa pamamahan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama isinaglalaban.